Sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Isang kasabihang literal na nagkatotoo sa buhay ni Lamberto Ramos, byudo, may tatlong anak at oordinahang pare sa darating na Hunyo. Kwento ni Reverend Ramos, pumasok na siya sa seminaryo nung kanyang kabataan. Nang magtapos ng kursong philosophy, lumabas siya sa seminaryo para magturo. Doon nakilala at kalaunay naging asawa si Maria Vilma de Guzman. Humawak ng matataas na posisyon sa ilang malalaking kumpanya sa Pilipinas at abroad si Reverend Ramos. Napagtapos niya at nasa maayos ng kalagayan ang kanyang tatlong anak. I was given the opportunity to have a good family, so I made sure that I should be serious about my role as a father and a husband to a good wife. Pero isang malaking pagsubok ang hirap na hirap daw niyang malampasan nang pumanaw ang kanyang asawa sa colon cancer noong 2009. But before she died, she told me you may want to consider going back and becoming a priest. Nagkapamilya man, hindi raw nawala ang pagnanais niyang magsilbi sa Panginoon. Kaya dinala siya ng kanyang pananampalataya kung saan siya nagsimula. Gagamitin daw niya ang natutunan niya sa buhay sa kanyang bagong misyon. I'll be talking direct from my heart, direct from my experiences. Hindi na po pwede ngayon yung hintayin mo ang mga taong magsimba at ang aralan mo ng pangaralan. Hindi na po pwede yan. We'll just have to pumunta ka na. I will make use of my marketing expertise to do this. Sa oras na maordinahan bilang pare, iiwan ni Reverend Ramos ang kanyang dating buhay at susunod lang kung saan man siya akayin ng Panginoon. This is God's work, pure and simple. This is really Opus Domini, the work of the Lord. And it is the whispering of the Holy Spirit that did this about. Wala na. Sandra, I can't explain this. Thy will be done. And when you are called like this, you cannot but say, "Yes, Lord, here I am." Sandra Aguinaldo, GMA News.